Kung ano ang kalidad ng lupa at pataba na ating ginagamit sa pagtatanim, ganoon din ang kalidad ng gulay na ating inaani. Napaka-importante ang paggamit ng mga natural na pataba dahil ang magbibinipisyo dito ay ang ating kalusugan. Nabanggit na natin ang tatlong pangunahing nutrisyon na kailangan ng mga halaman at ang isa doon ay ang nitrogen. Ang nitrogen ang siyang magpapabilis sa paglaki ng ating mga tanim at kung nais na makagawa ng isang epektibo, natural at ligtas na pataba na magbibigay ng nitrohina sa ating mga gulay, maaari tayong gumawa ng grass clipping tea fertilizer. Ang grass clipping tea ay ang pagbababad sa tubig ng mga damo at dahon na nasa ating paligid. At upang mas maunawaan natin, ang lahat ng tumutubong damo at mga piling dahon ay nagtataglay ng nitrohina. At kapag ang mga yan ay binabad natin sa tubig sa maiksing panahon, ang nitrohina ay mapupunta sa tubig at ito naman ang mapapakinabangan ng halaman sa tuwing tayo ay magdidilig. Kolektahin ang mga damo at ilagay sa isang container na may tubig. Kung may makikita kayong mga dahon ng ipil-ipil, malunggay o kakawate, mainam na magkaroon ng mga ito dahil ang kanilang mga dahon ay nagtataglay ng mataas na nitrohina. Maging ang mga nakikita natin mga dahon na gumagapang o mabilis na dumami dahil ang mga ito ay nagtataglay ng natural na growth hormone at makakatulong ito sa ating mga tanim sa kanilang mabilis na paglaki. Pagkalipas ng 6 na oras, maaari mo na itong ipandilig sa inyong mga halaman 2 o 3 beses sa isang linggo. Ito ang tutulong sa halaman upang mas mabilis na lumaki, tumaba at magkaroon ng mga berdeng dahon. Ang pagbababad ng mga dahon sa tubig ay maaaring paabuti ng 1 hanggang 3 araw. Ngunit maaari itong magkaroon ng hindi kaaya-ayang amoy, ngunit hindi ito makakaapekto sa halaman. Siguraduhin lamang natakpan upang hindi pamahayan ng lamok at iba pang insekto. Ang grass clipping tea ay isa lamang sa mga natural na pataba na maaari nating gamitin. Ito ay halos walang gastos. At kung regular natin itong gagawin, nalinisan na ang iyong paligid, nakagawa ka pa ng pataba sa mga halaman. Ang isa pang halimbawa ng isang matipid at natural na pataba na ginagawa lamang natin sa bahay ay ang malunggay fertilizer. Kung pag-uusapan ang mga bitamina at mga mineral na taglay ng malunggay, hindi na tayo magdududa. Kinilala ang malunggay sa buong mundo bilang isang superfood. Ngunit kung sa usaping paghahalaman, mayaman ito sa potassium, calcium, magnesium, iron at zinc na kabilang sa macro at micronutrients na kailangan ng ating mga tanim. Bukod dito, base sa mga naging pag-aaral, nakakatulong ang malunggay fertilizer upang palakasin ang resistensya ng halaman laban sa pabago-bagong klima. Himayin ang mga dahon ng malunggay. Maaari nang isama ang mga maliliit na paklang. Pagkatapos ay ilagay sa blender. Kung wala kayong blender ay maaaring durugin ng mano-mano. At kapag puno na ay buhusan ng 2 tasa ng tubig. Sa kada isang balde ng tubig o 16 na litro ng tubig, maglagay ng 5 hanggang 8 kutsara ng malunggay. Ito ay maaari nang ipandilig sa ating mga halaman, lalong-lalo na sa ating mga gulay. Magdilig ng malunggay fertilizer 1 beses sa 1 linggo para sa mga seedlings o sa mga maliliit na halaman at 2 o 3 beses sa 1 linggo naman para sa mga malalaki nating tanim. Maaari din nating ipang-spray sa mga dahon ng ating tanim. Gawin ito sa hapon o bago lumubog ang araw. Sa susunod ay tatalakayin po natin kung paano ginagawa ang self-watering pet bottle o ang mga bote ng soft drinks na nakasabit sa aming rooftop. Ito ay may kakayahang antalain ang mabilis na pagkatuyo ng lupa, lalong-lalo na ngayong tag-init.
Pag-uusapan din natin kung paano tayo makakapagtanim ng labanos kahit sa mga maliliit na container. Ang labanos ang isa sa mahalagang sangkap sa ating kusina at maaari tayong makapagtanim nito kahit nasa bahay lang. Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po si Kuya Don at maraming salamat sa inyong panonood.